Hello, hello, hello. It's Malan. Sorry, first time ko mag-vlog ng ganito. Yung seryoso, pero hindi ko alam paano mag-seryoso. Anyway, today is Friday. Time check is... Ang oras ngayon? 4:27. So, as of now, nandito ako sa Summit Ridge Hotel Tagaytay. Yung aking quarantine, pinag-quarantinan. So, tingnan nyo. Yung aking higaan. Social, di ba? Tapos ito yung window. Weather for today is rainy day. Rainy day. Kanina ma-fog siya. Kasi alam niyo na may balita ngayon, di ba? Mayroong sumabog na namang bulkang Taal dyan. Na ewan ko, di matapos-tapos yung kanyang pag-aalboroto. Till now. Di mo ka move on sa ex mo. So, ayan. Well, meron tayong laptop dito na aking ginagawang sound clip. Anyway, kwento ko. Yung... Ayan, may TV din naman dito. Mamaya na yung kwento ko. Ayan. Itutour ko muna kayo dito sa aking hotel. So, ayan. Tapos na ako mag-lunch. Dito ay merong malaking salamin. See? Ayan, salamin. Salamin. Kita sa akin, sino ang pinakamagandang babae na nakatalikod? Charot. So, ito yung main door. Pag pumasok ka, kita mo na yung kwarto. And then, ito yung cabinet nila. Anyway, walang laman yan kasi tinatamad ako ipasok kasi ilalabas ko din naman. Ayan yung maleta ko. Tapos, ito. Ito ang CR. So, ayan, may sinampay ako. Kasi 7 days na ako dito. Ayan. Pangit eh. Ayan. Ito, 7 days na ako dito. So, yun, kailangan maglaba. Tatlong piraso na yung dalawang damit. So, kailangan kong maglaba. So, ito yung CR. Comfortable. May shower. Ayun. May shower. Kompleto naman sila lahat dito. So, comfortable talaga ang pag-stay mo dito ng mga 10 days. Kasi 10 days daw ako kikwa-quarantine. So, anyway, ito na nga tayo. Magkakwento na tayo about dun sa aking karanasan. Patayin ko nga muna ito ngayon. Ayan, yung aking karanasan about sa departure and arrival. So, galing ako ng bansang Bahrain. Pagkakwento ko ha, para i-detalyo ko sa inyo. Pagkadating ko ng airport ng Bahrain ay wala naman mga hinihingi sa akin or anything. Wala. Wala mga papel na. No? Basta yung passport mo nandun tsaka yung ikaw yung sarili mo. Pagdating naman sa pagsakay mong aeroplano, okay din. Busog rin ako dun. Ano? Pagdating, wala naman din ano. Wala naman masyadong required. Basta may passport ka, yun na yun. Ito naman yung pagdating mo ng Pilipinas sa arrival, di ba? Pagkadating ko ng Pilipinas kasi noon, before pala noon, sa aeroplano, bago kami bumaba noon, 1 hour ago, bagong paglanding ng aeroplano. Yes. Again guys, yun, nakat yung video ko kasi araw ngayon ang swab test ko, ikapito ko ng quarantine dito, so tinawag na ako ng nurse. So, itutuloy ko na po. Doon na tayo sa airport, no? Pag-arrival dito sa Pilipinas. Doon pa lang sa aeroplanong pinagsasakyan nyo, bibigyan na kayo ng dalawang form. Dalawa yun eh. Wait, mangkuli. Isang yellow at saka isang gray. Basta yun na yun. Basta ganito lang siya kaliit. Short story na tayo kasi yellow ko nang humaba. So, yun again, titindapan nyo lang yun. Tapos may, sa unang pila, dun meron naman doon nakatalagang mga coast guard na mag-guide sa inyo. Tapos tatanungin kayo kung OFW, nano-OFW kayo. And then, so ako, nano-OFW ako. So, duman muna ako doon sa nano-OFW na area. So, interview doon. Ganun, etc. Ganun na yun. In short story. Tapos yun na. Madali lang. Simple. Di ba yung mga napapanood natin na akala natin is mahirap yung pag-travel? Hindi naman guys. Hindi mahirap. Simple lang. And then pagdating dito sa
pagka ano doon, i-ano ka nila ng sasakyan. Sasakyan ay dadala sa'yo sa ika-quarantine sa'yo. Yun na, madali lang, simple. Kaya sa mga nagtatanong yan, hindi may, walang mga form na kung ano-ano, etc. Basta alam mo yung passport mo, flight details mo, yun na hinihingin sa'yo. Wala nang etc. kung ano-anong mga hinihingi. Passport lang, tsaka yung recent na pinidapan mo na form. So, yun lang. Tapos, isusunod ko na lang dito yung swab sa akin. I-add ko na lang. So, bye. Sana may natutunan kayo kahit magulo akong magkwento. Bye, guys. Pilingeray, no? So, ito na nga yung ikapitong araw ko ng pag-i-stay dito. Pagdating mo dito kasi sa Pilipinas, after 7 days na pag-i-stay mo, isa swab test ka na. So, panoorin nyo na lang kung paano ako i-swab test o dutdutin yung ilong ko, whatever. So, waiting pa ako tawagin ang pangalan ko. Kinakabahan ako in fairness. Mararanasan ko na naman kasi yung pagsundot sa ilong ko. Hay nako. So anyway, kahit saan ako magpunta, meron akong katsikahan, no? Di ba? Hindi alat ang madaldal ako. Opo. Ang hirap makapagtsikahan kapag may face shield tsaka face mask. Feeling ko nabibingi ako. Hay nako. Hinahayaan ko na lang yung mga katabi ko ang magkwentuhan. Tagakinig na lang po ako. No comment, ika nga. So, si ate na madaldal, nauna na siya sa akin, ako na ang sunod sa kanya. So, nandito na ako sa pila ko, ako na yung sunod. So, interviewin ako, pangalan ko, kunin yung passport. And then, ibibigay mo yung iyong OSO QR code. Kasi doon nila isi-send yung result mo ng swab test. So, pagdating mo dito sa Pilipinas, kailangan mo i-download yung balikpinas.ph. Kailangan mo mag-register doon para magkaroon ka ng tracking number. Okay? So, I'm still waiting to call my name. So, finally, tinawag na yung pangalan ko. Hingi lang naman nila sa akin dito yung OSO QR code ko. QR code number na pinag-registered ko sa Pilipinas.ph. So, ulitin ko, pagdating nyo dito sa Pilipinas, kailangan nyo mag-register sa balikpinas.ph. Okay po? And finally, ako na yung nakaupo. Nakaupo sa trono para dudutin ang ilong. So, watch it. Medyo natitense po talaga ako kasi sa baray na swerte sa ako. Pero isang ilong lang. Isang ilong lang, ha. Ewan ko lang dito. So, panoorin mo. Ayun yung kamay ko halatang nanginig buong bandis. Sa ilong, ma'am.
tinawa lang po. Monigas. Walang butas lang. So, finally natapos na, hindi lang pala isang ilong, kundi dalawang butas ng ilong, itetest nila, pati ang bibig mo, itetest nila yung ngalangala. So, that's my video for today. Thank you!